Hello, hello. Good morning or good afternoon or good evening sa Pilipinas. Ngayon is Saturday, August 21st. So, it's what, 11:30 in the afternoon, 11:30. So, kahapon na nagsimula na ako mag-paint ng bakod. Spray paint na ako. Pero so ngayon, hindi ko na i-video yun. So, ngayon ipapakita ko yung setup ng pag- spray or pag-paint ng bakod. So may ginawa akong improvise ko para kasi ito mga bracket tsaka yung poste dapat hindi mapinturahan yan as much as I can. Ginawa ako ng paraan para pag in-sprayan ko hindi siya mapinturahan. So, may konting ano mancha-mancha, pero pwede na rin kasi hindi naman tayo tinatawag na professional na painter, so or laborer, so do it yourself lang, so kaya ginagawa natin ang paraan. Anyway, papakita ko sa inyo ngayon yung pininturahan ko kahapon kung ano na yung nasimulan ko, and then meron pang part na half of the fence hindi pa natatapos. Yun ang gagawin ko ngayon. And welcome pa nga pala doon sa mga bago at mga nagpa-follow sa akin or bagong follower ko na sa YouTube channel ko, Nomer Vlog, Buhay Amerika. So, sa mga continue na nagpa-follow sa aking YouTube channel, maraming salamat sa inyo. Thank you very much sa pag-share at pag-subscribe. Sa mga bago, don't forget to share and subscribe and click the notification bell button para ma-notify din kayo lagi kung meron ako mga bagong video. Okay? So, pakita ko ngayon sa inyo yung nagawa ko na kahapon na pag-paint. So, half of the fence, hindi pa. So, yun ang gagawin ko ngayon. So, ito yung natapos ko na kahapon. Yan. Oh, yeah! Yan siya. So, ito yung sinasabi ko na much as I can, ito, yung part na to, yung mga bracket at saka itong metal post, iniiwasan natin mapinturahan yan. So, gumawa ako ng improvised cover, no? Para hindi siya mapinturahan. At first, nilagyan ko nung, kung mapansin nyo, nilagyan ko ng tape yung bracket. So, kahapon, medyo nagmamadali na para makatapos lang tayo. So, ito, hindi ko nilagyan ng tape. So, iniwasan ko na lang yan. And then, yung ginawa kong cover para hindi siya mamantsahan. Kasi, pag hindi natin kinover yon, ganito mangyayari. So, yan. Ganyan ang mangyayari. Merong pintura siya. Yan. So, iniiwasan kong mangyari na lahat mapinturahan siya. Ito yung side na natapos ko na. Ito yung ginagawa ko noon. Kung makikita nyo sa aking vlog noong mga nakaraang araw, ito yung pinipilit kong tapusin. So, ayan na, tapos na siya. Pinturahan na rin. So, ayan yung apple tree ko. Daming bunga. Huhulog lang. Well, anyway, punta tayo rito sa hindi ko pa natapos. Ayan. Ayan siya. Ayan yung ginawa ko kahapon. And then, ito yung sinasabi ko na improvise cover. So, gumawa ko ng karton. Box to. So, kinat ko siya para makover yung bracket. Metal bracket at saka yung post. So, pag pipinturahan ko na dito sa gilid, ayan. Diyan ko lang tip. I-spray paint para hindi siya mapinturahan yung metal post. So, okay, let's start para makita na natin kung paano. Okay, so ayan yung setup ko. Ito yung pintura na binili ko. Then ito yung spray paint. So, makikita natin mamaya. Okay, setup lang ako and I'll be right back. Sige, umpisa na natin. Bago ko simulan pala to, pakita ko lang yung hindi natapos ha, para makita nyo. Yan. Yan siya. So, medyo mahaba-haba pa siya. Yung hindi natin natapos.
yan. Yung spray paint sa mga hindi pa nakakagamit nito. Pakita ko lang. So meron siyang canister. Yung canister yung lalagyan niya. So diyan lang natin ilalagay yung paint and then ito sa nozzle sa harap. Pwede siyang ipihit-pihit. Ito. Para kung gusto mo nang ang pag-paint niya is vertical or I mean lateral ganyan and then gusto mo nang vertical yan naman pag ganyan vertical pag-paint niya. So na-adjust ito. So may vertical siya and then may lateral. Ayan. So kung gusto mo nang pag ganyan pababa pataas. So yun yung lateral. Nang gusto mo yung makikipot na ano pipinturahan tulad ng gagawin natin mamaya dun sa gilid ng post. Yun yung vertical pipihit natin ito. So ayan, tapos on lang. And then after madumi to itsura niya, pero nililinisan ko yung nozzle pagkatapos. Tubig lang din panlinis dito. Kaya ito worth I think kung di ako nagkakamali at natatandaan ko pa is $75 or $85. Oh, so maraming klase ito, merong mga high quality and heavy duty. So ito yung binili ko na pangano lang dito lang sa bahay. Okay, and then maganda naman yung pagpaint niya. Hindi siya hindi naman yung perfect na perfect, hindi rin naman yung pangit. So okay din. Well anyway, so yun yung setup nito and then dito yung on and off. So, pinapakita ko lang dun sa mga hindi pa nakakagamit ng ganito. Then always meron ka laging basahan kasi para hindi makalat. Okay, so sisimulan na natin dun and then setup natin. So ito medyo minsan nakakalito to eh, yung nozzle niya. Pag nakaganito kala mo horizontal siya pero ang ano niya pa vertical siya. Ayan. Ayan yung lateral. Anyway, sisimulan ko na para makita nyo rin kung paano. And then nagmamask din ako kasi sensitive ako eh. Hindi ako naninigarilyo. Ano naman, another trivia. Personal trivia. Hindi ako naninigarilyo. So sensitive yung aking bronchi. So madali akong sipunin. May mga history na tayo in the past na hindi naman asthma pero nahirapan tayong huminga. So sa mga kaibigan natin na wala akong no against sa mga naninigarilyo, sa smoker. Wala akong ano diyan. Sinasabi ko lang na ako hindi ako naninigarilyo. So and then anything na may ginagawa ko na trabaho, I always wear mask kasi sensitive nga yung aking yun, alam mo naman yung lungs ko. Okay, so medyo mahangin ang hangin papunta ron eh. Okay, going to eastbound. Yan east, ito yung dito sa kabila yung west. So ang hangin nagbublo papunta ron sa east. So most likely mag-impulsa ako rito sa west para yung hangin pag blow niya hindi ako tatamaan papunta. So lipat tayo. Adjust tayo ng konti. Yan. So ito yung sinasabi ko. Mamaya papakita ko anong gamit nito. Simulan ko muna rito sa wala pang cover. Okay, para makita nyo lang. Then on and off, dito lang yan. Dali lang ang i-operate itong ano.
So ganun lang, una spray mo na ng parang first coating and then let it dry a little bit for a couple of seconds. Second coating, kung gusto mo may third coating, pwede pa rin. So pababa, taas lang, pababa, taas. And then yung mga sulok, ito papakita ko ngayon yung corner ito. Ano ang gamit nun? Yung ginawa ko na karton. Makikita niya yan. Ito. Sundok. Dito. Para hindi mapinturahan ito. So, naglagay tayo ng karton. Okay? Yun ang gamit dito. Pakita ko lang kung paano ko kinapta. So, kinapta ko yung karton. Yan na. May cut siya para pumasok dun sa bracket. And then, dito rin sa taas. Kinapta yan. Kasi, hindi mo siya maisusuot yung karton kung hindi mo ikakat. Yan. Lang ikat mo according dun sa ano. Size nung metal bracket. And then so tingnan niyo, hindi siya napinturahan, hindi ba? Wala siyang ano, mancha. Ganun din ito sa baba. Ayun. Kinat ko rin 'yan. So ayan, kita niyo may cut siya. Ayan. So hinulma ko lang 'yun yung in-improvise na cover ng sabi ko kanina. So anyway, ayan. At least ito na pinturahan natin. Pwede na uli ako ling tapusin ito. Yung may mga ayan oh. Medyo light pa first coating. So may second coating or third coating na tatawag. So 'yun, ganun lang 'yan hanggang diretso-diretso yung papunta ron. So mabilis siya pag spray paint kaysa yung brass. Pag brass matagal. Abutin ka na ng ano rito, buwan na. Kung ganito karami yung pipinturahan mo. So mas maganda meron ka ng spray paint. Madali lang siya. So anyway, yun lang. And then again sa mga kaibigan natin at mga sa mga pinsang ko na nagsasabing hindi ko sila nababate. Well, sabi ko nga feel free to comment and mga suggestion. Well, magbanggit lang kayo. Kuya Noms or Kuya Nomer, hindi mo ko nabanggit last time si Insan na blah 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 or sino ka or ano, kasi sa dami nyong mga kamag-anak ko, trust me, totoong nakalimutan ko kayo. Pero pag nakita ko na uli kayo at naalala ko yung mga pangalan nyo, it reminds me, oh nga pala si Pinsan, oh. Doesn't mean na hindi ko kayo nabanggit, nakalimutan ko na, totally hindi. Siyempre, yung ibang nababanggit ko, yun yung pumapasok sa isip ko lang. But huwag kayo magtampo. And sabi ko nga, comment kayo and then follow always. And then magpabanggit kayo, mag-comment kayo na gusto nyo banggitin ko kayo yung pangalan nyo or batiin ko kayo, i-shoutout ko kayo rito sa aking vlog. Mag-comment lang kayo, sabihin nyo na si Insan Juan, si Insan Pedro, or si Insan Roger, or Insan Mike Hanopol, kahit sino ka pa, babatiin kita rito. Okay? Ganun din sa mga nanonood, mga followers natin. Kung gusto nyo magpabati, pa-shoutout, sa-shoutout ko kayo. So anyway, yun lang, and then papakita ko na lang sa inyo yung finished product ng ating pens next time. Again, be safe, be careful, and mabuhay tayong lahat.